ngayon, dumabot ka sa puntong nag-iisip ka, pinaniniwala ko ba lang yung sarili ko o talaga bang nangyari yun? Opo, pero ayoko namang i-villainize naman po siya. Ay, kasi gusto ko yung villainize. I'm always a villain. You know? No, we will not villainize it. We will try to understand. Opo, eh, kasi hindi naman po niya kasalanan kung hindi niya ako mahal. Pero yun lang po. Yung at least ngayon nasagot na sa akin na okay. Yeah. Hindi niya kasalanan na hindi kanya mahal kasi yung pagmamahal hindi naman yun ang papwersa. Yes. Pero kasalanan yung paniwalain mo yung isang tao na mahal mo siya sa kahit ang katotohanan ay hindi naman. Pero yung buong katotohanan, nasabi niya na ba sa'yo kung bakit? O nasabi niya na ba sa'yo kung talaga bang mahal ka niya noon? Mm. Talaga bang gusto mo akong halikan noon? Talaga bang mahal mo ba ako noon kaya mo ako ginawa? Ano ba yung totoong rason? Nasabi niya ba sa'yo na? Kahit magkaibigan po kami, parang hindi po ako nagkaroon ng courage na tanungin sa kanya kasi natatakot po ako sa sagot. So, ano ba yung real score? Honestly, right now, ngayon ko lang din po talaga naiintindihan kung ano yung nangyari before kasi. Siyempre, ako yung nakipag-break. Tapos gusto ko, ako yung good guy. Good guy pa rin ako. Hindi ako masama. Tapos ngayon nare-realize ko na ang dami kong kinuha sa kanya na sana nakuha niya sa iba ng mas authentic. Or naibigay niya rin sa iba yung naibigay niya sa iyo. Mm. So, ano ibig sabihin na mas authentic? Kasi ngayon nare-realize ko, na mas naiintindihan ko na parang lahat ginagawa ko because I need to look like a man. Why do you keep on saying that? You need to look like a man. What is your gender identity? But, kasi, I'm gay. And then, sinabi ko yun sa kanya. Alam ko, sinabi naman po niya sa akin nung sa second part po na relationship namin, yung 3/4 po noon, after po ng 3/4, may isang beses po na pauwi po kami tapos tinitigan ko lang po siya. Tapos tinanong ko po siya na may gusto ka bang aminin sa akin? Pero at that time po, ang intention ko lang is makarinig ng sweet words kasi words of affirmation girly po ako. Pero doon niya po biglang inamin na at that moment, may internal struggles po siya sa sexuality niya. At that time, hindi ko din po alam kung paano i-handle yung ganun ka, kalaki na problem or ganun kalaking confession. So, ang ginawa ko po at that time, since psych major po ako, May nakikita kang signs, naiintindihan mo. Opo, and at the same time, mas inuna ko po yung welfare niya. Kasi sabi niya po sa akin at that time na wag ko siyang iwan kasi dark days niya po. Ano ibig sabihin nun? Ano yung dark kasi, days? Simula pagkabata ko po talaga, pilit kong dinededma yung sexuality ko kasi yung family ko religious. Siyempre kapag kabading ka, diretso ka na dun. Yun so, ang sinasabi nila sa'yo. Yun ang pinaniniwala sa'yo. Napagbakla ka, diretso ka sa impyerno. Opo. Hanggang sa hindi ko, yung childhood ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi, nagtatago ako eh. Kailangan ko magtago kasi kung hindi, baka kung anong gawin sa akin ng mga ibang relatives ko, si Papa. Yeah. Yung parents ko. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Yung classmates ko na binubully ako everyday, hindi ko alam kung kaya ko bang i-handle yun kapag in-acknowledge ko sa sarili ko na bakla ako. So, sobra pong bigat. Kaya, and then, during that time na nag-confess ako sa kanya, meron pang ibang problema, family problems, kasi hindi nga dysfunctional yung family namin. So, kailangan ko ng makakapitan sa kanya kung sinabi. And then that time, I also remember na hindi nga gay ang sabi ko sa kanya, but
I told her I was bisexual kasi yun yung mas acceptable dahil... But the truth is, you're gay. Yes. So, ngayon mas naiintindihan namin kung bakit ganun yung bakit parang hindi malinaw sa'yo kung na-inlove ka. Bakit parang mahirap sa... Bakit parang hindi malinaw sa'yo kung anong naramdaman mo nung nag-kiss kayo. Diba? Kung bakit... Anong dahilan kung bakit hinahabol mo siya ulit. Ngayon, malinaw na. Na... Yun yung mga pamamaraan mo para proteksyonan ang sarili mo. Because you felt like, all your life, you felt like you were in trouble. At yan ang nararamdaman ng napakaraming gay or napakaraming miyembro ng LGBTQIA+ community sa lipunan. Napakaraming ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. You felt so unsafe, right? Araw-araw po kung kailangan lalaban ako. Kailangan ko tatatagan kasi walang parang walang gustong tumagap. Masakit po talaga. Buti nga ikaw, nasasabi mo yung kailangan araw-araw lumaban eh. Hindi lahat nandiyan na sa puntong yan ah. Yung iba, araw-araw, kailangan pang magtago. Yun. Hindi para lumaban, para magtago. Tapos, siya lang di pa yun nakaitinti sa akin nun. Nung simula, ginamit mo siya para makatapagtago. Para magmukha kang, sabi mo nga, lalaki, kasi may girlfriend ka, para hindi ka nila lokohin, para hindi ka nila... Para yung pamilya mo, isipin nila, ah, hindi na ito mapupunta sa impyerno kasi may girlfriend na siya. Tama? Opo. Diba? Dahil dun sa hate na ipinaparamdam nyo dun sa tao, kung saan-saan siyang bahagi ng mundo na pupunta, kung saan-saan siyang dilim na pupunta, kaya kung ano-ano na rin desisyon ang nakukuha niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya sa iyo, ah. Hindi ko sinasabing tama yon kasi yun nga, yung nanggamit tayo para sa protection natin pero sakit ang idinulot sa kanya, that will never be right. Pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling, kung bakit ka napunta doon sa desisyon na yon. Hirap, di ba? So, ayaw tumigil. Okay lang yan, Ivan. Okay lang yan. When did you find the courage to say, I'm gay. Yun, kala nyo ang dali-dali lang nung ang hirap nun. Kasi bago pa to, di ba, naamin mo na yan eh, di ba? Kaya open na siya to saying I'm gay on TV today, yes. Di ba? Pero before this, kailan mo, when did you have that courage na sabihin, I'm gay? Kasi alam mo yun eh, pero hindi nasasabi ng dila mo. Binabarayan dito, nakabarayan dito dahil sa takot. Alam na yan ito. Alam na yan ito. Pero hindi malabas nito. Binabarahan siya ng sobrang takot. Kailan nawala yung takot na yun? Naramdaman ko na, or in-acknowledge ko yung sarili ko, noong moment na nakipaghiwalay ako sa kanya. That was a new year. December 31. Ang gabi. Hindi pa New Year yun kasi January 1 ang New Year. Papunta na. Papunta. Pumutang patawin. New Year's Eve. Wala ako kumagawa kong putukan eh. Bisperas yun. Hindi pa nag-12 eh. Hindi kita mapagtatanggol doon. Joke lang. I was just trying to make it light. Yeah, but sorry. Ang hirap lang tanggapin no na sinasabi yun na pag ganun kang tao, punta ka sa impyerno. Diba? Nang taong sinasabi nilang relihiyoso sila. paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka hindi... Sige kayo ba? Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise,
it's about time you re-evaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, huwag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? So, I am very proud of you that you again found the courage to speak your truth because your truth will allow people to understand you. Kasi bago mo nasabi yan, ang tingin sa'yo ng mga tao, salbahe naman ito. Luloko siya ng babae. Diba? Bakit siya ganun sa babae? Wala siyang respeto dun sa babae kasi hindi nila mauunawaan kung saan ka nang gagaling. Yun ang kanina pa ako kating-kate na gusto kong masabi niya ang katotohanan niya para maunawaan niya siya. Hindi para sabihin tama ang ginawa niya, kundi para maunawaan niya bakit siya umabot dun. Pareho kayong naging biktima. Humingi ka na ng patawad sa kanya dahil nasaktan siya. Madaming beses. Kasi sobrang guilty po ako talaga sa nagawa ko sa kanya. Kasi, yun nga, aside dun sa andamay sana niyang first time na magical sana, na matatandaan niya, kinuha ko yun sa kanya eh. Nung nakipag-break po siya sa akin, may common friend po kami na naging close ko for a time. Tas, to the point na sabi po nung iba naming kakwarki nung Chaba na yung common friend na yun is pagsiselosin namin si Ivan. Tapos yun po pala, silang dalawa po pala yung in a relationship. Ako po yung last na nakaalam. So, medyo yun din po yung isa din po sa mabigat na pinagdaanan po ng friendship namin ngayon. Honestly po, hindi ko rin alam kung ano yung yun na mamagitan sa kanila nun nung naging boyfriend ko. That was my first boyfriend. And then, ginrap ko na yung opportunity na yun na maging kami. Kasi may spark, may kilig. Sa kanya ko naramdaman na iba yung gigil. Doon mo na-differentiate yung naramdaman mo sa kanya doon sa naramdaman mo doon sa guy. Yes. Malayong-malayo. Malayong-malayo. Kaya mo masasabing, confirmed. Veklot ako. Sa truth. Naiintindihan kita kasi ganyan din ako. Ganyan din ako. At napakapalad lang talaga natin, nakatagpo tayo ng mga napakabubuting babae na pinipili tayong unawain at patawarin kahit nasaktan natin sila. Oo, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo at sa inyong lahat na mga nasaktan namin dahil lang sa kagustuhan naming makapagtago, nagpanggap kami. Paumanhin sa inyo, humihingi kami ng tawad dahil umabot kami sa ganong desisyon sa kalagitnaan nung bigat na nararamdaman namin para lang makapagtago dito sa lupit ng lipunang ito sa amin. Sorry. Sorry. We thought it would cure us when in fact it didn't have to be cured. Dahil hindi naman siya sakit. At maraming salamat sa pilit niyong pangunawa at pagpapatawad sa amin. At sa'yo, Ivan, napakapalad mo din na narinig mo yung kapatawaran mula sa kanya na nasaktan mo. Kaya kailangan palayain mo na din ang sarili mo. I felt like your heart is so heavy. Ang dami niyang binibitbet na malulungkot. Your mind is so heavy. Ang dami niyang iniisip na madidilim. Naunawaan kita. Sobrang sakit at hirap ang nagawa mo kaya ka nagkaganon. Pero yun kasi ang leksyon eh. Diba? Hanggat maaari, hanggat kaya natin, huwag natin payagan na yung mga sakit na idinulot sa atin ng ibang tao maging dahilan para manakit din tayo. Diba? Sobrang sakit nun eh.
nung mga nangyayari sa'yo, ang ending, para maprotektahan mo yung sarili mo sa sakit na yun, nanakit ka din ng iba. Kasi sabi nga, di ba, hurt people hurt people. And after this, sana, let's just be more kind to everyone. Let's just be more respectful and loving. Di ba? Kung hindi uubra yung accepting, kung hindi mo matatanggap, at least, igalang. Yes. Parang relihiyon lang yan eh, di ba? Yung relihiyon nila, iba sa relihiyon mo. Pero bakit iginagalang nyo ang isa't isa kahit magkaiba kayo ng relihiyon? Di ba? Bukod sa relihiyon, dapat sa mga pangkaraniwang tao at sa bawat individual, ginagawa natin yun. Ay, hindi tayo pareho. Magkaiba tayo. Sorry ah, hindi ko mayayakap yung trip mo. Hindi ko rin naman ini-expect na yakapin mo yung trip ko. Pero nire-respeto kita. Di ba? The world is a shared world. Walang isang taong nagmamay-ari lang nito. Yes. So hindi rin pwedeng, hindi ko trip yung mga bakla. Wala kayong magagawa. Dahil yung mga bakla, sa ayaw at sa gusto nyo, ay bahagi ng mundong gagalawan nyo noon, ngayon at sa susunod pang mga araw. Yes. So may boyfriend ka na ngayon? Yes po. Magkasama kami. Are you happier now? I'm happy. Sobrang blessed ako. Oh, I'm very proud of you. I'm so happy for you.